Okay. Siano, Ashi Yang. Yang. All right. So we are live. Wow. Ang kala live ko lang may 32 followers agad ako. Grabe naman. Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga taga-subaybay. At alam niyo po, marami po tayong pinagdadaan ng mga pasher. Marami po nagsulputang mga pangalan kung ano-ano, Norman Mangusin. Alam niyo po, ako po si Francis Leo Marcos. Hindi ko po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. Pwede ko ba sisihin yung nanay ko? Nanay, bakit Francis Marcos ay pinangalan mo sa akin? Di po ba? Ako ho'y natatawa na lang eh. Talaga hong tinitira nila ako. Kesyo ako daw ay si ganito, ay ganon. Eh wala naman ho akong pinapatay na tao. Tumulong lang naman ho ako. Tumulong lang naman ho ako. pati naman nananahimik na mga mangusin, nadadamay pa rito. Ayun po, hindi ko naman ho kasal. Eh musmus pa ho ako, ito na yung pangalan ko. Ano, kasalanan ko dun. Di ho ba? Eh mga kagisnan ko, dito na nga ho ako nagkaroon ng kaso. Yung Francis Leo Marcos, eh awa ng Diyos ho, ako naman ho ay acquitted. Kinasuhan ho ako ng ganito, ako naman ho ay dismissed. Di po ba? Wala naman ho akong pinatay na tao, hindi. Nakita nyo, wala nga ho akong bisyo. Hindi nga ho ako naninigarilyo, hindi. Umiinom ako ng alak, ako yung nagtitimpla. Eh isa lang ho yung bisyo ko, ito, kulambo. Ikikis-kis ko lang sa paa ko. Yun lang ho ang aking bisyo, ala eh. Ako pa ititirahin ng alang, anay. Alam nyo po, inihingi ko po ang inyong panalangin, ng pagmamahal, na sana bigyan pa ako ng Diyos ng kalakasan para may pagpatuloy ko po itong aking ginagawa. Ngayon po, dahil po doon sa quarantine na ipinatutupad ng ating Pangulo, ulitin ko po, ako po'y nananawagan sa inyo, huwag nyo po akong pagkaguluhan para patuloy ko po kayong matulungan. Kasi po, baka po ma-violate natin ang batas na idiniklara ng ating saligang batas ng Pangulo, yung social distancing, yung quarantine act, yung mga selfie-selfie, eh, tiisin muna po natin na wag nyo po tayong maglapit, yung meron po tayong distansya. Kung tayo po ay magpapakatino at magtutulong-tulong, wag po kayong mag-alala. Ako po ay tutulong, katulad po ng sinabi ko, hanggang sa huling patak ng aking dugo, ibibigay ko po sa inyo. Hindi po ako mamumulitika. Una po, sasabihin ko lang po kung bakit ganito po ang aking prinsipyo. Katulad po ng sinabi ko, ang akin pong ina ay sobrang inspired sa kabutihan at kagalingan nung unang pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos at syempre dating First Lady. Sa akin is ano, Mariano Ferdinand Pacifico. Yung Fortuna, Mariano Ferdinand Pacifico Fortuna Elizabeth, ha? Kung kulang na lang lahat 'yun, samasabahin ng nanay ko pati Josepa at saka Mariano para po maipangalan sa akin. Eh ako po, yung pangalan ko po, ako na po ito eh. Kung may isang pangalan pa basta ito po 'yung masasabi ko. Who I am today, it is because of my mother. Hindi ko po pwedeng kontrahin yung nanay ko. Hindi naman po ako ang nagpunta sa lisensya para ito pangalan gusto ko. Hindi po ganoon eh. Eh ako po eh ito ang pangalan mo ah. Ano hong magagawa ko? Eh yun ho yung ibinigay ng aking inang pangalan. Ngayon nagtatanong ako sa aking ina. Sino to? Basta anak, ikaw yan. Yang ka. Ano hong gagawin ko? May kasalanan ho ba ako doon? Eh buti pa nga ho, hindi na lang ho Francis Leo Marcos yung pangalan ko nang hindi na ho ko binabatikos. Alam nyo, dekadang taon, napakahabang panahon magmula ho nung ako'y nagkaisip. Mayat maya na ho akong binatikos. Eh wala naman ho akong kasalanan eh. Hindi naman ho ako may gawa nitong ako eh. Ako ngayon? Ay nanay ko po ang gumawa. Yun po. Ngayon po, ako po ay pinalaki ng nanay ko may pagmamahal sa taong bayan. Ang sinabi niya sa akin, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng mabuti, isaksak mo sa kokote mo yan. Opo nanay, gagawa po ako mabuti. Okay lang po ba kayo? Okay lang, di naman daw sila. Yun po yung katotohanan.
Kaya medyo na late po akong ano kasi pinag-aralan ko po yung batas po ng Quarantine Act of 2012, 2005 at saka po yung nilabas natin batas sa enhanced community quarantine para po wag hindi ko po ito ma-violate. Alam niyo po, ang tanging hangarin ko po ay i-encourage. Pasensya na po kayo doon sa aking mga nagdaang vlog na talaga namang mayabang. Eh wala ko akong pakialam talaga kung yun ho yung tanging paraan para gisingin ko yung mga natutulog na mga kababayan natin na mga good Samaritan din. Kaya lang hindi alam kung paano nila sisimulan. Eh yung pong mga kapitbahay ko sa Green Meadow ay talaga naman pong gumawa na po ng tulong at talaga naman pong tumulong. Ngayon po, eh marami na po silang nagawa. Kaya kung sila po ay tinamaan, hindi po sila yung aking pinatatamaan. Ang pinatatamaan ko po ay pangkalahatan. Alam niyo po, lahat po pinatatamaan ko. Lahat ng mayaman, yun na mga good men out there. Yun po yun eh. Kaya wag po ako. Ngayon, ang balita ko po, eh marami daw pong magkakaso sa akin dahil nga po doon sa aking ginawa, eh, tatanggapin ko yan. Makikipag-usap po ako sa korte, walang problema. Hindi ko problema yun. Eh, may nagsabi pa ho na ako daw ay huhulihin daw ng CIDG at taka ng NDI. Eh, hindi ko problema yun. Wala akong problema yun. May mga impormasyon nung nakarating sa akin. Nahuhulihin daw ako ng CIDG at medyo pipitsaan daw ako. Ba, mahiya naman kayo. Kung gagawin nyo sa akin yan, ako na nga yung tumutulong sa ating mga kababayan para maitawid buhay tapos gaganyanin nyo pa ako, mahiya naman kayo. Di ba? Ngayon, ang iniingatan ko lang po is yung batas ng quarantine law. Mga kababayan, ayoko na pong sanang mag-violate ng kahit anong batas. Masyado lamang ko ako na-overwhelmed at masyado lang nagdurugo yung puso ko pag nakakakita po ako ng mga kababayan nating nahihirapan. Yun po yun. Nagdurugo po yung aking damdamin. Parang hindi ko matanggap na kumakain ako ng masarap tapos may nagugutom mo. At yun nga po. Regarding po doon sa issue ni Norman Mangusin at ni Francis Leo Marcos, I think that it, wala po ako nakikitang problema doon. Katulad po nung sinabi ko, ako po, si Francis Leo Marcos, kung sino po ako ngayon, nanay ko po ang may gawa. Hindi ko po pwedeng sisihin ang aking ina. Napakabuting ina po niya. Willing nga po siyang maghirap eh, para lang sa akin. Ayan po yun. Ay mahal na mahal ko ang aking nanay. Huwag niyo kong hintayin mag-alit yun, yung nanay ko. Ako nga, umiiyak na, ma, bakit naman nang, bakit naman Francis Leo Marcos pinangalan mo sa akin? Nahihirapan ho tuloy ako. Bakit hindi na lang yung Mangusin? Sabi ng nanay ko, ikaw yan eh. Yan ang gusto kong pangalan mo eh. So ano ang gagawin ko? May kasalanan ho ba ako doon? Eh pinahanap ko nga ho, kung may record nga yung Norman Mangusin ng kasamaan, eh wala naman yung criminal na ginawa eh. Bakit anong kinukonekta nyo sa akin? Di po ba? Eh baka kahit na ang gamitin kong pangalan eh Juan Panopio, pag tumakbo ko baka manalo ko, Juan Panopio. Hindi po, wala akong plano sa politika. Ulitin ko po, my mother is inspired by the good deeds of the President Ferdinand Marcos and the former First Lady. Ah, my mom is inspired sa kabutihan at kagalingan ng Dongo Marcos. At siyempre, sa kagalingan at kagandahan ng dating First Lady. Eh, yun po. Eh, buti nga, hindi niya ako pinangalan ng Josepa, Mariano, Pacifico, Ferdinand, Imelda. Kasi, baka pinagdugtong-dugtong ko yung ng nanay ko yung pangalan nila lahat at ipinangalan sa akin. Eh, di ako huy nahirapan. Yun po. Eh, ako po, ang pagkatao ko po, hinubog po ng aking ina. Kung ano man po ako ngayon, nanay ko po may kagagalan, wala po akong kasalanan dyan. Opo. Eh, mas,